Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power! Madalas ka ba ang pumunta sa mga Halloween party o kaya sa mga selebrasyon o pagtitipo na napakaraming tao? Sa Pilipinas, di ba, madalas tayong paalalahanan ng mga nakakatanda na iwasan natin umaten sa matataong lugar. Sa ibang bansa, maging dito sa Pilipinas, ay usong-uso na ang Halloween party. Ito ay isang uri ng selebrasyon bago ang araw ng undas. At isa nga sa tumatak na Halloween party sa mundo ay ang ginanap sa South Korea ng taong 2022. Ang masayang street party ay nauwi sa isang malagim na trahedya, kung saan isang crowd crush ang nangyari sa napakalaking pagtitipo na ito. At ilan nga sa umaten ng Halloween party ay namatay. At habang tumatagal, mas nadagdagan nga ang mga casualties at maraming naging katanungan ang publiko. Pero ano ba ang naging dahilan ng sakunang ito sa South Korea at bakit madami ang namatay? Ating balikan ang isa sa napakalaking balita na nagpagulat sa buong mundo, ang crowd crush sa Korea. October 29, 2022, bandang alas 5 ng hapon, libo-libong mga tao ang nagpunta sa Itaewon, ang capital ng South Korea, para sa Halloween party. Ang mga dumalo ay mula 20 years old hanggang 30 years old na halong mga babae at lalaki. Ang Itaewon ay sikat nga na lugar dahil sa mga party at tourist spot. Ito ay binubuo ng mga makikitid na kalye at eskinita na puno ng mga bar at restaurant. Simula pa 2010, ang pagdadaos ng Halloween party ay unti-unting naging sikat sa South Korea, lalo na sa Itaewon na ang kalye ay hindi patag kundi pataas. Ang lugar na ito ay malapit din sa subway station at isang hotel, kaya nga masasabi na napakaraming taong dumadaan sa lugar na ito. At pagdaan nga ng mga oras, parami ng parami ang mga tao nagpupunta sa Itaewon at umabot nga sila ng 100,000 para lang sa Halloween party. Sabik na sabik ang mga tao noon sa party. Dahil simula na nagkaroon ng pandemya, ito ang pinakaunang party na walang social distancing at pwedeng hindi na magsuot ng mask. Karamihan nga din sa mga dumalo ay nakasuot ng Halloween costume. May mga dayuhan din sa kalye na nakikiparty. Ang mga tao na naglalakad sa kalye ng Itaewon ay nagsasalubungan. Wala kasing nagbabantay ng mga kalye doon. May mga taong papalabas at papasok sa kalye. Kaya dahil dito, nahirapan gumalaw ang mga tao at nagsisiksikan. Sa mga video nga at larawan, makikita na punong-puno at nagsisiksikan na ang mga tao sa kalye. Sa gitna nito, bigla na lamang nagkagulo ang mga tao. Sa isang parte kasi ng kalye, natumba na ang mga tao. Ilan sa kanila ay natabunan, naapakan, nahirapang huminga at namatay. Kaya naman tila nagkaroon na ng komisyon sa kalye at natakot at nataranta na baka sila ay madamay din. Sobrang sikip ng lugar noon kaya napakahirap para sa ibang tao na umalis sa kalye para hindi sila madamay. At ilang oras lamang matapos ang insidente, idiniklarang 159 na mga tao ang namatay at 196 naman ang sugatan dahil sa nangyari. Agad naging laman ng balita ang crowd crush hindi lamang sa South Korea kundi sa buong mundo. Ang lahat nga ay nabigla sa dami ng namatay. Pero bakit nga ba umabot sa napakalaking aksidente ang isang dapat na masayang party? Ang Itaewon. Noong 1945, naging kilala ang Itaewon na dinadagsa ng mga Amerikanong sundalo dahil malapit ito sa US military base sa Yongsan Garrison. Sa mga nagdaang taon, nakilala ang Itaewon na lugar kung saan pwede mo raw takasan ang pressure ng lipunan. Ang kalye kung saan nangyari ang insidente ay 150 feet ang haba at 10 feet lamang ang lapad. At dahil nga pababa ang kalye na ito, marahil ito ang dahilan kaya naitulak pababa ang mga tao at natumba sa sahig. Sinabi din na bukod sa mga dumalo sa party, marami talagang dumadaan sa area kung saan nangyari ang aksidente dahil ito ay isang shortcut. Ayon nga sa ilan, bandang alas 7 ng gabi, ang dating isang minutong lakad mula Itaewon Station palabas ay naging 10 minuto. Ayon naman sa ilang mga witness, may mga sundalo naman na nasa bar noon na sinubukan ang lahat ng kanilang makakaya para makapagligtas. Marami ding witness ang nagsabi na rinig nila ang nakakatakot na hiyawan at sigawan ng mga biktima. Kasabay pa nga nito ang malakas na music. May isang witness din na nagsabi na tinulungan niya ang mga taong kaya niyang tulungan. Pero kalaunan ay wala na siyang nagawa dahil patong-patong na ang mga tao.
Sinabi pa ng mga witness na hindi raw sila naglalakad noon, pero tila natutulak lang sila sa dami ng tao at hindi na nila kayang huminto. Sa kabuuan, 159 ang nasawi sa malagim na aksidente at 133 sa mga ito ay Koreano. Ang iba naman ay mula sa iba't ibang mga bansa. Karamihan din sa mga namatay ay mga babae. Pinaniniwalaan na ang mga babaeng mga namatay ay maliliit at napalibutan ng mga lalaking matatangkad o mga taong matatangkad kaya sila ay nasuffocate at namatay. Ang ilan naman na sobrang payat din ay pinaniniwalaang namatay dahil nga sila ay naipit na ng mga katabi nilang mga individual. 196 naman ang sugatan at ilan ay nagtamo ng maraming mga pinsala. Suma total, 355 ang naiulat na biktima ng aksidente. Ang mga damit at iba pang mga na-recover na bagay sa kalye ay dinala sa isang sports center na nagmistulang lost and found. Ilan sa mga nasawi ay estudyante, artista, travel influencer, researcher at production assistant. Meron ding bagong tanggap lamang sa trabaho at ilan ay turista lamang na pumunta sa South Korea. Sa isang video naman, makikita ang isang lalaki na naglatag na pink na tela at naglagay ng pagkain sa kalyeng pinangyarihan ng aksidente. Sinaway at pinaalis siya ng mga pulis. Subalit hindi pumayag ang lalaki at nagalit pa ito. Sinabi ng lalaki, kailangang magkaroon ng huling pagkain ang mga biktima na hindi na niya nakaya pang iligtas. Mabigat umano para sa kanya na nakita ang ilan sa mga ito na namatay sa kanyang harapan. At naiyak na nga lamang ang lalaki at ang mga pulis habang inaalala ang mga nangyari. Ang mga nakaligtas. Ang mga nakaligtas ay nagkaroon ng sakit dahil sa trauma na kanilang nakuha. Tumulong naman ang gobyerno sa gamutan na ibinigay sa mga taong nakaligtas. Bumuhos ang dalamhati para sa mga biktima mula sa iba't ibang bansa. Isang taon nga matapos ang nangyari, mahirap pa din daw sa mga nakaligtas na pag-usapan ang aksidente. Para naman sa mga pamilya ng mga biktima, hindi pa daw nila natanggap ang nangyari sa kanilang mahal sa buhay. May lumabas din na balita na ilan sa mga nakaligtas ay nagkaroon ng survivor's guilt at ilan nga sa kanila ay nagpapakasal dahil nagigilty sila na sila ay nakaligtas habang ang kanilang kaibigan ay nasawi. Ang babae naman na si Lee Jun-ho ay madalas balikan ang kalye kung saan siya muntik nang mamatay. Lagi daw niya itong pinupuntahan para mapanatili ang alaala ng mga nasawi. Sa tuwing dumadaan siya sa Itaewon, tinatanong niya ang mga kaluluwa ng mga nasawi ng kaming mga nakaligtas, ano ang kailangan naming gawin para sa inyo? Ang pinaniniwalaang dahilan ng insidente. Ayon sa ilang balita, nagsimula ang gulo dahil may grupo ng mga tao na nagmamadaling pumunta sa isang bar. May chismis daw kasi na may artista sa loob ng bar pero hindi naman ito nakumpirma kung may katotohanan. Ang nangyari talaga ay isang crowd crush. Sa crowd crush, nagkabanggaan ang mga tao at nagkaipitan. Kaya naman sila ay natumba sa isa't isa. Mayroon din na nagsabi na dahil gabi na noon, sarado na ang mga tindahan at bar at hindi na nakapasok ang mga tao sa loob. Kung bukas daw ang mga ito, marami daw sigurong nakaligtas pa sa insidente. Isa ding tinitingnan na sanhi na nangyari ay ang urban planning. Ang Hamilton Hotel malapit sa pinangyarihan ng aksidente ay may bakal na pader at terrace. At ang pader na ito ay illegal at hindi pinahintulutan na ilagay doon. At dahil sa pader na ito, naging masikip ang kalye. Ang sinisisi naman ng karamihan ay ang kasikipan ng lugar at malakas na ingay kaya hindi narinig ang mga humihingi ng tulong. Subalit ayon sa ilan, ang mas dapat sisihin ay ang mga pulis. Kung alam daw pala ng mga pulis ang tungkol sa illegal na pader, dapat ay naglagay sila doon ng barikada. Nang sa gayon ay hindi na maipon ang mga tao sa makitid na kalsada na iyon. Kaya nga dumami ang mga tao, nagmistulang dagat ang kalye at inanod ang mga tao papunta sa iisang direksyon. May mga nanunulak at nagsisimulang magtumbahan ang mga tao. Hanggang sa naging domino effect na nga ang nangyari at tuloy-tuloy nang nagtumbahan ang mga tao sa isa't isa. At dahil sa sobrang sikip, wala nang space ang mga tao para sila ay makagalaw. Ayon nga sa mga balita, walang mga pulis na nagka-crowd control sa mga tao noon sa Itaewon. Ang South Korea raw ay may real-time crowd size prediction system na gumagamit ng mobile data. Ina-analyze na nga nito kung ilang tao ang posibleng pumunta sa event. Pero nang gabi na nangyari ang insidente, hindi daw ito naka-on.
kaya wala silang idea na marami na pala ang tao sa Itaewon. Ayon nga sa isang pulis, 22 lang silang naka-duty sa Itaewon. Taliwas sa unang balita na sila ay 137. Nangingi raw sila sa kanilang istasyon ng backup at reinforcement subalit hindi sila nabigyan. Bago sila ay binalaan lamang tungkol sa traffic, nakawan at iba pang krimen. At hindi nga sila nakafocus sa dami ng tao na a-attend sa Halloween party. Sinabi din ng mga pulis na wala silang crowd control plan ng gabi na iyon dahil wala daw lumapit sa kanila na event organizer. Nang araw din na iyon, nagpakalat ng mga pulis na 6,500 dahil may nagproprotesta sa isang lugar. Ayon naman sa mga opisyal, wala daw silang alam sa mangyayaring party. Wala naman daw kasing main organizer ng party dahil ito ay isang public event, kaya wala raw special request na natanggap ang mga pulis para sa crowd control at safety management. Inamin din ang head ng pulis na nahati ang pwersa nila dahil sa kabi-kabila ang Halloween party at binigyan din nila ng police escort ang presidente ng gabi na iyon. Nagkaroon din daw ng miscommunication dahil hindi daw kasi nabigyan ng tamang utos ang mga pulis na nasa area noon. Ang report din na nangyari sa Itaewon ay natanggap sa police station isang oras at 20 minutes matapos nagsimula ang komosyon. Ang pangyayari. Bandang 6:30 ng gabi, natanggap na ng Itaewon Police Station ang unang tawag mula sa dumalo sa party. Ayon sa tumawag, napakasikip daw sa Itaewon dahil sa napakaraming tao. Sinabi naman ng call dispatcher na magpapadala ng mga pulis sa lugar pero walang dumating kahit isang pulis. At sa paglipas ng 10 oras, 10 tawag pa ang natanggap ng police station na nagbibigay babala na pwede may mangyari sa lugar. At bandang alas 10 na nga ng gabi nang simula nang nagkagulo ang lahat. Sa mga kumalat nga na video, ang ilan ay tinangka ng umakyat sa mga barikada ng bar para lamang iligtas ang kanilang mga sarili. Sa puntong ito, napakarami na nga ang mga tao at sobrang siksikan at nagkakagulo na rin. Bandang 10:25 ng gabi na nakatanggap ang fire station na 10 tao na ang nahihirapang makahinga dahil napailaliman na ito ng mga tao. At makalipas nga lang ang ilang minuto, sunod-sunod nang dumating ang mga ambulansya sa Itaewon. At dahil sa sikip ng kalye, nahirapan din umano ang mga ambulansya na makapasok sa area. At bandang alas 11 na ng gabi, halos 30 pang ambulansya ang na-deploy at mahigit 100 medical assistance team. Kahit na marami na ang tulong na dumating, naging napakahirap pa din na mabigyan ng tulong ang mga naging biktima. Kaya naman ang ilang mga individual na marunong mag-CPR ay tumulong na din. Napakaraming ang biktima kaya nagkaroon na din ng kalituhan ang mga paramedics kung sino ba ang uunahing iligtas. Karamihan nga sa kanila ay nawala na ng malay at nahihirapan ng huminga. Ang ilang bar at club ay binuksan na ng mga paramedics para magkaroon sila ng space at mailigtas ang mga biktima. At dahil sa sobrang gulo na nga ng Itaewon, nagkaroon na ng isang emergency alert na ang lahat ng tao na malapit sa pinangyarihan ng insidente ay pinapauwi na. Bandang alauna nga ng madaling araw, naglabas na ng opisyal na balita ang media tungkol sa dami ng namatay at nasugatan. Ang mga sports stadium ay tila nagmistulang malaking punenarya na napuno ng pighati mula sa mga pamilya ng biktima. At ang iskinita kung saan nangyari ang insidente ay tumambad ang iba't ibang mga gamit at basura. Sa isang press conference naman na ginawa ng presidente ng South Korea na si Yoon Suk-yeol, bumuo siya ng emergency meeting at inanunsyo na magkakaroon ng malaking investigasyon tungkol sa nangyari. October 30, 2022, pinatupad ng presidente ng South Korea ang pambansang pagluluksa matapos ang nangyari. Sinisinaman ng publiko ang mga pulis dahil sa mabagal nilang aksyon. Ang Interior Minister naman ay nagbigay ng paumanhin. Inamin naman ng pinuno ng National Police ang kakulangan ng mga pulis sa nangyari. Ang Investigasyon. November 8, 2022, ni-raid ang fire station, Seoul Metro Headquarters, National Police Agency at Seoul Metropolitan Police Agency. Ni-raid ang fire station dahil ang pinuno ng ahensya ay wala daw ginawa nang hiningi ang kanilang tulong para sa Halloween party. Ni-raid naman ang Seoul Metro Headquarters dahil ang operator ay wala daw ginawa para hindi na magpunta ang mga tao sa lugar. Sana daw kasi ay nagdesisyon na ang ahensya na wag nang tumigil ang tren sa Itaewon Subway Station. Ang Korea National Police Agency ay nagsagawa ng investigasyon sa insidente.
January 13, 2023 nang inilabas nila ang resulta nito. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng kakulangan sa safety precautions at may mali din ang mga pulis kaya dumami pa ang mga naging biktima. Namatay ang mga biktima dahil hindi na sila nakahinga at ilan naman ay nagkaroon ng brain swelling. Sa kabuuan, kinasuhan ang 23 na opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng involuntary manslaughter at negligence. Habang gumugulo nga ang investigasyon, dalawang opisyal ang kinuha ang sarili nilang buhay. January 2024, ang pinuno ng Seoul Police Agency ay kinasuhan ng negligence. February 14, isang pulis ang hinatulan ng 18 months na pagkakulong dahil sa pagsira ng ebidensya tungkol sa insidente. September 30, 2024, tatlong pulis ang hinatulan ng 3 taong pagkakulong para sa kanilang kapabayaan. Ayon pa sa korte, hindi daw maituturing na national disaster ang nangyari. Ang aksidente ay pwede raw napigilan kung ang mga pulis na kinasuhan ay naghanda ng maigi, mayroong koordinasyon at sila ang nanguna sa pangangasiwa sa party. Sa isang survey, 7 Koreans ang naniniwala na ang gobyerno ang responsable sa nangyari. Ilang araw matapos nga ito, kabi-kabilang protesta ang isinagawa ng publiko. Libo-libo din ang nagpunta sa candlelight vigil para sa mga biktima. Maraming lugar ang naging memorial site para alalahanin ang mga biktima. Bago kasi may naparusahan, ilang buwan walang natanggap na update sa investigasyon ang pamilya ng mga biktima. Naniniwala sila na ang mga pinuno na ahensya ay dapat din managot dahil sa kawalan nila ng pananagutan sa nangyari. Taong 2023, nang iniwasan na ng South Korea ang malalaking Halloween party. Ngayong 2024, ang mga preparasyon para sa Halloween sa South Korea ay hindi na katulad pa ng taong 2022. Ayon naman sa mga balita, hindi pa daw confident ang publiko na umattend sa malalaking party kagaya na nangyari sa Itaewon. Sa inyong opinyon, sino ba ang dapat na managot sa nangyari? Ikaw bilang magulang, pinapayagan niyo ba ang inyong mga anak na dumalo sa mga ganitong party? Kung hindi ang inyong sagot, bakit hindi niyo sila pinapayagang dumalo sa ganitong mga party? At kung oo, ano naman ang inyong dahilan at ano ang ipinapayo niyo sa inyong mga anak kung dadalo sila sa malalaking party na ito? Meron na bang naging ganitong pangyayari sa Pilipinas na nagkaroon ng isang malaking event at marami ang namatay dahil sa dami ng tao na dumalo? Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone!